nakapag-meeting kami ng mga area commanders at regional commanders ng Filipino Guerrilla Forces. All, ano, na for proper dissemination and proper coordination para walang maiwan at sama-sama ang buong organization. Ang layunin namin ay neutral lang kami. Ayaw namin na merong ano, merong kakatigan. Doon lang kami sa tama at doon lang kami sa kapakanan ng mga pamilyang Pilipino, mga komunidad at ng way of life ng Pilipino at ng isang magandang bansa na gusto naming umunlad tayo, gusto nating to move forward, no? To move forward. So bukas, ang lahat ng Pilipino ay iniimbitahan ko, I'm inviting everyone, Filipinos from all walk of life, na bukas, pagkakataon ninyong tumayo at maging hero in your own right. Mayaman, mahirap, matanda, bata, babae, lalaki, transgender, whatever. Kahit anong profesyon, magsasakaman, driver, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mga profesional, o wala lang, kanto-kanto lang, bukas, sunggaban ninyo yung pagkakataon na maging bayani kayo ng ating bayan. So, I hope and I pray in God's name na Filipino. Yan ang panawagan ko sa inyong lahat. Number one, lahat ng PNP dyan sa KOJC compound, kayong mga PNP, para sa inyo to, kung nadidinig nyo ako, and I encourage all bloggers, all media outfits na i-disseminate nyo itong aking sinasabi. Lahat, pati ano, hanggang Malacanang, hanggang lahat, buong mundo, i-disseminate nyo, please, yung aking sinasabi. Number one, lahat ng PNP dyan sa KOJC compound, di ko alam numero, 2,000, 3,000, basta kayo, lahat ng PNP dyan sa KOJC compound. Kung ang pananaw ninyo, mali yung ginagawa ninyo, tigil nyo na. Binibigyan ko kayo ng hanggang bukas ng umaga, no? Hanggang bukas ng umaga na lahat ng PNP na ang paningin nila ay mababait sila na mga pulis, tanggalin nyo yung magazine ng baril ninyo, tanggalin nyo yung naka-chamber na bala sa baril ninyo at isukbit nyo pababa yung muzzle ng baril. And you leave the KOJC compound. You leave the KOJC compound. And you report to either the mayor of Davao, sino ba si ano, no? Si Baste, walang kinalaman, hindi ko kinakausap yan. You report to the mayor of Davao for proper disposition or to the task force commander, hindi ko rin nakakausap yan, hindi ko kilala, of Davao, task force commander, the military commander there for proper disposition. Surrender your firearms there. Lahat ng police sa KOJC na ang pananaw nila ay wala sa hulog ang ginagawa nila, you vacate the premises of KOJC. Number one. Yung maiiwan na police doon sa KOJC compound tomorrow, ultimatum ito, ha, will be outlawed. Outlawed, no? Nakakahiya yun, police kayo, kayo pa yung outlaw. You will be outlawed if you remain in the KOJC compound. And if you want to die, if you want to die fighting for your cause sa mali na gawain, you go ahead, you believe in your cause, you die for your cause, you fight for your cause. Otherwise, you will face the wrath of the Filipino people, you will face the might of the Filipino people. Number one yon.
Number two, lahat ng armadong grupo sa Mindanao, lahat ng armadong grupo, MNLF, MILF, Plus Command, NPA, kalimutan na muna natin ang ating mga adhikain. Isipin lang muna natin na Pilipino kayo, tayo, tayong lahat. At lahat na rin ng FGF, Filipino Guerrilla Forces in Mindanao. All regions in Mindanao. Magsama-sama tayo, magsama-sama kayo, and you protect the KOJC compound. Ang aabutan ninyo doon na PNP, they are outlaws already because they have decided to stay. Kaya disarmahan nyo sila. And then report also, i-turn over lahat ng gamit, lahat ng baril doon sa mayor o kaya doon sa task force commander ng Davao. Ayaw natin ang gulo hanggat maaari. Kayong mga PNP, mahimasmasang kayo. Hindi pwede yung ginagawa ninyo. It ends tomorrow. Tama na. It ends tomorrow. National Heroes Day, we will all wake up feeling heroes of this republic. Number three. Sana ba ako? Lahat ng tao sa Davao. Ilan kayo? 3.8 million Davao region. You protect KOJC compound and the members thereat. You protect them. 2,000 lang ang pulis doon. Palagay mo, kalahati umalis, kalahati may iwan. You protect the KOJC people, the compound. The desecration ends tomorrow. No? Yung matitira doon will all be outlaws under the declaration ng taong bayan. Ayaw na natin ng ganito. It has to end. And we have to stand up and speak up na hindi na pwede, tama na to. So, lahat ng tao sa Mindanao, kung gusto nyo, 26 million kayo, ang dami nyo. Ang focal point is the KOJC compound. Kalimutan ang religious sect, kalimutan ang mga ethnic nating ek-ek natin. Isa lang, Pilipino tayo, ayaw natin nang ganito. We will be there to implement what is rightfully guaranteed by the Constitution, which is yung rights natin. No? Gusto natin ng magandang bansa. Gusto natin ang tamang gawa, hindi yung gagamitin yung ating PNP parang private army at they will trample on the rights of the Filipino people and desecrate a religious compound. And it can happen to any religious sect, kay Kristiyano man, Iglesia, Katoliko, o Muslim, and it can happen. That's why it has to end at KOJC. Ang mga Pilipino na nasa all over the country, you speak up, you stand up, and show to everyone that we detest what is happening. Ayaw namin ng ganito. And this is our sovereign will. Ayaw namin na pahintulutan ang maling asal ng gobyernong ito. BP Sara, my pleadings for you. You get a Bible tomorrow, you get a Bible, you get a judge, and you get sworn in as the 18th President of the Republic. You want to stop all this wrongdoing, you want to avert civil war, you get sworn in as the President of the Republic tomorrow. And we will support you, lahat ng taong bayan na naniniwala sa tamang gawa sa pagka-Pilipino, we will stand up for you.
Armed Forces of the Philippines at mga natitirang matitinong PNP, you take orders from BP Sara, who will be tomorrow. Kung papayag si Sara sa challenge, she will be sworn in as our new president and new commander-in-chief. You take orders from her. And we will support Sara Duterte, whatever will she proclaim, if she wants to continue on, she wants to put everything in order, if she wants to declare a revolutionary government, so be it. We will support her. Lahat tayong Pilipino na tingin tama ang ginagawa natin, na tama ang dapat na umiral sa bansa natin. It ends tomorrow. National Heroes Day. Lahat ng Pilipino, you have a chance to become heroes. Tama na, nakakapika na eh, kakaumay na masyado. PSG, you protect BBM, protect the first family. Walang papasok sa Malacanang ng mga magrarally. Huwag niyong papasukin ang Malacanang. It is enough na makita ng armed forces natin at remnants ng PNP, yung matitino, na ang puwersa ng taong bayan ay hindi pwedeng kalabanin sa sobrang dami. Tomorrow will be a show of force. Hindi ako nakikipag-usap kahit kanino na mga concerned groups. Ang aking kinausap lang ay ang aking mga commander sa Filipino Guerrilla Forces. And we are all one into taking a stand. No, it ends tomorrow. Ayaw na namin ng ganito. We have to move forward. Tore, General Tore, at kung sino pang mga opisyal, tumigil na kayo. And submit yourselves, you will be arrested by the people. Huwag kayong manlalaban because you will face the Filipino people. 2,000 lang kayo, susurrender pa yung iba dyan. Matira, matibay, kung gusto nyo, you die for your cause. Otherwise, you give up yourself. And lahat ng mga sasama sa sanib puwersa ay i-escort lang kayo papunta dun sa ano. You do not, nobody will harm the PNP na susurrender. Yung mga may iwan at magpipili na lalabanan ng taong bayan, so be it. You die for your cause, na useless yung cause. Hindi tama. Hindi tamang kalabanin ang taong bayan. Hindi pwedeng lapastanganin ang taong bayan. Kaya mamili kayo. Dito kayo sa tama o dito kayo sa mali. Lilinamin ko, laban ito ng tama at mali. Nandoon kami sa tama. Kaya you choose which side of history you will be in. Doon kayo sa tama o doon kayo sa mali. Kung doon kayo sa mali, good luck. Pagbuburulan namin kayo. Hindi na tama itong ginagawa nato eh. So we will have two presidents, BBM and Inday Sara, parang Ed Sawan, no? Presidente pa si Ferdinand Senior, nandun siya sa Cavite, at na sworn in si Cory Aquino sa Club Filipino. Kung hindi kayo susunod AFP-PNP, hindi kayo susunod kay Inday Sara, who I hope, Inday Sara, you will take on the responsibility as the new commander-in-chief. So help us God. Good luck na lang sa atin. BP Sara, you prevent a bloody crisis by standing up for the Filipino people. Yun lang ang aking panalangin sa iyo, BP, Sara. Kayang-kaya mo naman yan eh. Susuportahan ka namin. Hindi pwedeng umiral ang kasamaan. Hindi pwedeng manatili yung ganitong
ganitong asal ng mga kapulisan natin. Hindi pwede yung tuloy-tuloy na pag-abuso ng kapangyarihan na tayo ring taong bayan ang nagbigay sa mga niluklok natin. Kaya we will just implement the Constitution. Wala tayong magawa. Ang second in command is Sara Duterte. She's the Vice President, and by God, by way of our Constitution and succession, she is going to be sworn in. Kung payag siya, she's going to be sworn in as the new president. And BBM, you step down. Ang hindi susuporta, okay lang. It is your choice. Pero ipakita ninyo, mga kababayan, mga taong bayan, all walks of life, ipakita ninyo na kayo ang nasusunod. Kayo masusunod, kayo ang nasa tama. Kinakailangan tayo ay we put our foot down. Ilabas natin yung ating hinanaing, ipakita natin na tayo na taong bayan ang rason kung bakit may gobyerno ng Pilipinas, isang demokrasya, hindi lawlessness, hindi ganitong authoritarian, no? Ipakita natin na tayo ang nangingibabaw, tayo ang masusunod. Susunod lang yung konstitusyon, tayo may gawa niyan. Susunod lang yung gobyerno, susunod yung armed forces in that order. And kung BP Sara, kung ikaw ay tatayo and get sworn in, then there is a peaceful transition. The armed forces, I'm sorry General Browner, I'm sorry General Marvel, but we have to transition peacefully. Ayaw na namin ng ganito. Ayaw namin manahimik na kayo. Ayaw namin na manahimik din kami. At pabayaan natin ang masamang gawain na umiral dito. We have to state clearly na it ends tomorrow. We have to state what we want to happen. Ayaw na namin ng ganito. Gusto namin tumayo. Kaya lahat ng taga Mindanao, ipaglaban ninyo ang mga kapatid natin sa KOJC. Let us answer their call. It is actually heaven answering their call. We come to the rescue. Lahat ng armadong grupo, huwag kayong matatakot. Tapusin natin to. Nandun pa rin yung respeto natin sa ating institusyon, sa ating mga batas. Ang problema, sila ang walang respeto sa institusyon. Sila walang respeto sa konstitusyon, sa mga taong bayan na naghalal at naging dahilan kung bakit sila nandyan.